Papaano mas magiging matibay ang pundasyon ng bahay natin at ng mga islab na ginagawa natin? Paano ang tamang paraan? At gaano katagal bago tayo simuling magsisimula kung sakaling nagbuhos tayo ng pundasyon ng bahay natin? Ang mga tanong na iyan ay sasagutin natin dito sa video na ito. So welcome mga ka-ideas dito sa episode 3 ng ginagawa nating renovation. At simulan na natin, huwag na nating patagalin pa, let's go! And alright! Pagkatapos nating buhusan ang slab na to, nakapag-curing na rin tayo ng 28 days mga ka-ideas bago tayo magbaklas. Bakit importante mga ka-ideas na lumipas ang 28 days bago po ito pwedeng galawin? Ang rason po mga ka-ideas, kailangan ito ng time para mag-cure. At napaka-importante ng curing para maging matibay ang ating slab at mga pundasyon. Sa loob ng 28 days na to, kinakailangan po nating basahin ito palagi, umaga, sa tanghali at sa hapon. Makakatulong din po ang paglalagay ninyo ng mga plastic wrapper o mga sako para hindi mag-evaporate yung moist. Ano nga ba ang mangyayari kung sakaling tuyong-tuyo ang ating slab at hindi na-curing, hindi nabasa? Ang ating slab at mga pundasyon ay maaaring mag-crack at mag-shrinks mga ka-ideas. At ayaw naman nating mangyari yon, hihina ang pundasyon ng bahay natin. Kaya napaka-importante nito, curing sa ating slab. Alam nyo ba mga ka-ideas, konting kaalaman, sa loob ng 3 to 7 days, kapag ang konkreto natin ay na-moist o na-curing sa pamamagitan ng pagbabasa ng tubig, mas matibay ito ng 50% kaysa sa hindi na-curing mga pundasyon, katulad na lamang ng slab at mga poste sa bahay natin. O diba, napakalaki ng difference, 50% ang ilalakas, ititibay ng pundasyon ng bahay nyo. So anong inaintay nyo mga ka-ideas? Baka naman meron kayong pinatayong slab, pundasyon, siguraduhin po ninyo na na-curing ito ng tama. At ngayon naman, magsisimula na tayo na mag-asintada. Ang gagamitin natin dito na hollow blocks ay 5 inches. May mga dowel na tayong nakaabang na makikita ninyo dyan sa video na 10mm na patayo ng mga bakal. Ito po ay nakakonekta dito sa ating plinth beam at flooring. Ang mix ratio natin mga ka-ideas dito sa pag-aasintada is 1:3. Ayan, standard po yan para maging matibay ang palaman ng hollow blocks. Ayan, mas matibay po yan. Pero kung nagtitipid kayo, pwede po ninyo itong timplahan ng 1:4 to 1:5. Depende kung maganda po yung inyong buhangin. Sa palitada naman mga ka-ideas, ang mix ratio natin is 1:3 to 1:4. Ang gamit nating buhangin dito, S1. S1 crush grava na galing po yan sa mga crusher. Ito po ay purong buhangin at dinurog na mga bato. Ang advantage naman nito sa paggamit ng S1 crush sand, ito po ay mas magandang gamitin kaysa sa mga ordinary. Sa ordinary na buhangin po, ito po ay may halong mga bato, buhangin at lupa. Kung flooring, para sa amin, ginagamit lamang po namin ito sa mga flooring, pero sa mga ganitong pundasyon, palitada at pag-aasintada, mas ginagamit po namin ang S1.
Pagkatapos ma-cure yung mga kaibiyas, yung ating pag-i-slab dito, susunod natin gagawin ay mag-aasintada na tayo. So ang aasintadahan natin dito, unahin natin itong harap. So itong harap na to, disingko yung gagamitin nating hollow blocks. Ayan. So disingko yung ginamit natin kasi medyo malapad yung posting ginamit natin dito. So pag disingko, mas mababawasan ito yung lapad ng ating poste. Kasi pangit naman kung sobrang laking tignan ng mga poste natin. At pagkatapos nito, habang pinapatungan nila to, maabot na natin yung level ng bintana. Sa level naman ng bintana, hindi natin masusunod yung standard dito dahil ang gusto ng may-ari is mababa yung bintana natin. So nakikita nyo ba yung may pinto na yon, yung salamin niya sa pinakababa? Yan yung level na pagkukuhanan natin dito. Kung napapansin nyo naman dito sa taas, nag-asintada tayo ng dalawang patong magmula doon sa ating cantilever beam. So yun, at tinitiktikan muna natin bago natin papalitadahan. Pero ito, ipapantay natin yung kapal niya o yung lapad niya doon sa dating design ng bahay nila. Pero request ng may-ari kasi yung gagamitin nating tiles dito at saka kulay ay iba, hindi katulad nito. Gusto niya kasi ng parang bagong kulay o pintura at design ng bahay na to. E bali ito extension mga kaibigan. Ito po ay terrace, ha? Pagka terrace po na nila. So maraming mga details pa dito na gusto kong ipakita sa inyo. Naaabangan ninyo sa mga susunod na mangyayari sa video nito. Nandito naman tayo ngayon sa loob at ipapakita ko sa inyo yung ibang mga gagawin natin dito. So makikita nyo dito na yung kalahati ay may spandrel. Kasi dito mga kaibigan is ito yung cantilever nila. Bali, paikot yan. Pero ang gagawin natin para maging magkarugtong yung bagong gawa natin na slab para sa kanilang terrace, babaklasin natin to. At yung mababaklas natin dito, gagamitin din natin ito dito sa cantilever sa labas. Ayan o, yung beam na to, tatakpan natin yan para malinis tignan. Tapos tayo ay maglalagay naman dito ng kisame, yan, ceiling. At yung ceiling na yon, yung details nun, makikita ninyo mga kaidea sa mga susunod na mga videos natin. Nakabang na rin yung mga electrical wirings natin dito. Ayan. At abangan din po ninyo kung paano natin lalagyan ng electrical wirings itong kalahati. Kasi wala kang nakaabang dyan. Dito naman mga kaidea, dito. Sliding door ang gagawin natin dito. Aluminum glass door. Sliding, bali magiging sukat nito is dalawang tigbo 100. So total 200 cm yung lapad nun. I-slide natin to papunta dito. Ayan, sa space na yan. Para maluwag pag may mga gusto silang ipasok ng mga gamit. Sa bintana naman, ganun din gagamit tayo ng sliding window dito. Mahaba yun mga kaidea. So abangan ninyo kung paano natin ikakabit yun at kung paano ginagawa yun dito. Tapos naka-eskwala naman yung kasunod nito. Yung mayroong abang doon. Ayan, naka-eskwala. Plus sliding door dito ulit. Pero ang sukat naman nun nasa mga 80 cm lang. Tapos dito tatakpan na lang natin ng hollow blocks dugtungan. Ito yung dating poste nila. Nakita ninyo sa nakalipas na video natin, sa mga poste ay mayroon tayong nakaabang na mga bakal para sa pagkokonekta ng pahigang mga bakal natin sa ating asintada. Kada tatlong patong po ang paglalagay ng mga bakal na iyon at 10 mm ang ginagamit natin. Samantala, sinisimulan na rin natin yung pagpapalitada ng rough finish dito sa taas ng ating slab. Meron po tayong ipinatong dyan na dalawang patong ng hollow blocks. Ito po ay paglalagyan natin ng design na slate stone at lalagyan natin ng muldura. So abangan po ninyo yun kung ano yung magiging itsura niya at kung paano mas lalong gaganda yung ginagawa natin dahil doon sa design na iyon. Pero ngayon, papakita ko muna sa inyo ang isa pa sa mga gagawin natin habang nagpapalitada yung mga kasama natin. Gagawa tayo at magpo-forma tayo ng maliit na lamesa para sa terrace. Ito po ay request ng nagpapagawa at siya rin po ang nag-design ng maliit na lamesa na ito
dahil maganda po ito para sa kanya na tambayan. Pagkatapos po natin ang buong renovation na ito, makikita rin ninyo kung para saan ang design na ito. Nga pala mga kaidiyas, nakikita nyo ba yung pag-aasintada na ito? Walang halong bato yung mga buhangin na ginagamit natin dito. Ito po ay S1 sand din. So kung gusto po ninyong maging komportable at maayos at mas mabilis ang trabaho sa pag-aasintada, pumili kayo ng buhangin na walang halong mga bato. Dahil minsan, iyon po ang nagpapatagal sa trabaho. Gagamit tayo ng mga 10mm na mga bakal para naman sa pagbuo ng lamesa na ito. Nakakonekta po ito sa dowel ng ating asintada, kaya siguradong matibay. Yung mga bakal dito, madalas yung mga pinagputulan ang ginagamit para hindi na rin masayang. Popormahan lamang po ninyo ito gamit lang yung pinulik board, yung mga ginamit po natin na pangporma sa mga pundasyon. Bubuhusan na natin ito mamaya-maya. Mix ratio po natin dito ay katulad lang din ng pagbubuhos natin sa mga slab. 1, 2, 3 ang mix ratio natin para mas matibay. Total mga kaideas, pinag-uusapan na natin ang tungkol sa semento. Alam nyo ba, ang mga Egyptians at China ang unang gumamit ng concrete, 6,500 BC, sila ay bumuo ng concrete floors, housing structures, at mga underground cisterns. Paano nila ginawa yon? Wala pa namang semento katulad ng ginagamit natin ngayon. Pero noon, ang ginagamit nila is putik na hinaluan ng istro para makabuo sila ng bricks. O diba? Pero, sino nga ba ang ama ng semento? Sino ang father of cement? Palagi na natin ginagamit ang semento. Pero alam nyo ba kung sino ang naka-invento nito? Siya po ay si William Asden. Siya po ay kinukonsidera bilang inventor ng modern Portland cement. At yan po yung palagi natin ginagamit sa mga construction. Siya ay pinanganak noong September 23, 1815 sa Leeds, England. At siya po ay pumanaw noong April 11, 1864 sa edad na 48 years old sa Itzehoe, Holstein, Germany. Papaano niya na-invento ang simento? Sagritong para niya na-invento yon. Ang ginawa niya, pinino niya ang mix ng ground limestone at ng clay na ininit niya sa kanyang kitchen stove. At alam niyo ginawa niya? Pagkatapos niyang pinuhin ito, ginawa niya itong fine powder. At kapag nahaluan po ito ng tubig, ito ay tumitigas. At diyan nagsimula ang pinakaunang hydraulic cement. Diyan nagsimula kung bakit tayo gumagamit niyon ng mga konkreto. At ngayon naman, balik naman tayo sa topic natin. Natutunan natin sa video nito na napakahalaga ng curing.
sa structures at sa mga slab. Napakahalaga rin po na palipasin ng tamang araw bago po natin simulan ulit ang pagtatrabaho dito para maibigay natin sa ating mga structures, mga konkreto, ang pinaka-the best at pinaka-matibay na kaya nito. Natutunan din natin sa video nito na kailangan po nating basain ito palagi. Marami pa tayong mga kailangang gawin mga ka-ideas dito sa renovation na ginagawa natin. So abangan po ninyo sa susunod na video yung iba pa ng mga gagawin. At ano-ano ang mga iyon? Paglalagay ng slate stone, design, moldura, waterproofing, pagta-tiles, at paglalagay ng aluminum sliding window at aluminum sliding door dito sa terrace nito. Maglalagay rin tayo ng ceiling. At abangan po ninyo kung paano natin gagawin iyon. Ang lahat po ng iyan ay dito lamang sa Kaylen's Amazing Construction Ideas. Like and subscribe na mga ka-ideas. At huwag kalilimutan mag-comment po para sa shoutouts.